pinsan ko po ay nag-invite actually sa amin na mag-join sa kanila sa trip nila sa Boracay. Kaya lang hindi po kami naka-join dahil late na rin yung preparation at saka medyo mataas na yung mga prices ng hotels at saka ng flights. So sabi ko next time na lang at ni-request ko na lang siya na mag-bilhan ako ng mga muffin na narinig ko na masarap galing sa Boracay. So, yung mga muffin na ito po is yung calamansi muffin, yung carrot muffin, meron din pong banana and mango muffin. So, itatry po natin itong mga to ngayon. Pakita ko rin po sa inyo kung ano itsura ng mga muffin and sasabihin ko po sa inyo kung ano ang lasa nito. Kasi mas ano parang concentrated yung flavor niya. So, i-try ko muna natin itong ilalim. At saka po pala, mas softer siya yung texture niya. And parang mas bouncier yung ano niya, texture. So, try po muna natin ito. Sige, ito na rin top. Very soft and moist siya. Meron akong nakikitang itim dito, baka raisin ito. Try natin. Wala namang masyadong na-add na flavor yung raisin. Slightly sweet, slightly sour, pero very little lang talaga. Parang pa rin siyang ano, parang small bits ng carrot sa loob. And ano po, slightly sweeter kumpara dun sa calamansi muffin.
rin akong cinnamon ni cinnamon na nalalasahan. At syempre hindi ko naman malalasahan yung carrot, pero ang maganda dito is it's soft and moist. Parang similar sa texture ng ano, ng banana cake. So mas gusto ko po ito kaysa dun sa calamansi muffin. Next point, try naman natin itong banana muffin. So ayan po, may mga flak-flak na normally makikita sa mga banana cake. Ayan po yung loob niya. Ayan po ako malalasa ang banana. Ayan, parang vanilla rin. Ang consistency niya is slightly harder than the carrot muffin. And parang mas marami siyang flour kumpara dun sa carrot muffin. Kumbaga ang ratio ng banana and flour, mas greater ang amount ng flour kasi sa banana. At ano rin siya, sweeter than the carrot muffin. So try natin yung edges. Meron siyang nuts. Hindi ko lang sure kung anong klase ng nuts yung nakakain ko. Pero dahil doon sa nuts na yun, nag-a-add siya ng another texture talaga dito sa banana muffin na to. And yun nga, sweet siya compared sa carrot muffin. Ito naman po yung mango muffin. So yung texture niya, similar din sa calamansi muffin. Medyo hard siya. Try natin. Parehong sila na calamansi muffin na compact sa loob. Kumbaga, pag kumain ka nito, mahihirinan ka talaga. Kaya nga sabi ko, kailangan meron kang fluid or water na katabi pag kumakain ka nito. Although, sa loob, hindi naman siya ganun katabi. Pero pag kinain mo siya, parang mag-feel mo na dry, kailangan mo ito ng water. Try ko natin. Meron din po pigs ng ano, ng mango. Tangin naman ang mango sa loob. Parang ang ratio nito sa mango at saka sa flour, mas greater, 2 times greater yung flour kaysa sa mango. Kaya compact siya compared sa carrot cake. Saka po siguro less alive ito, ang oil, kaya ganitong matigas siya. Hindi ka tulad ng carrot cake. Hindi din naman po siya ganun kasweet. Actually, mas sweet po yung banana muffin kasi. So ayun po yung review ko about the 4 muffins. Meron pa pong ibang mga pasalubong na dinala yung pinsan ko from Boracay. Share rin po sa ito. Ito pa po yung ibang kakanin or sweets na galing sa Boracay, pero hindi po ito originally from Boracay. Mga bongbongs, yaya, otap. And ito naman, butter biscocho. Hindi ko alam kung bread and butter biscocho. Hindi ko alam kung saan to gawa. Sinong gumawa? Sa Aklan naman pala. So ito medyo locally made, sa Aklan din gawa. Okay, try naman po natin itong mga papang sweets na dinala ni pinsan ko galing sa Boracay. Ito po ay special ube piaya. Try po natin. Ito po yung itsura ng piyaya. Medyo hard yung exterior niya. Tapos, yun, very madali siyang ma-bend. And itong feeling niya, medyo chewy. Kasi pag ganun mo, medyo may resistance on it. Flaky po yung crust. Feeling slightly sweet. Meron na mag-taste ng puti. Masarap naman po siya, hindi siya masyadong matamis. Kaya may enjoy mo rin siyang kainin.
Next pong susubukan natin is yung itong bongbong sota. Susubukan po natin. Noong 2020 po, nagpunta kami ng Cebu. Ang recommended sa akin noon sa otap is yung shamrock. Pero nakatkim na rin po ako ng bongbong sota. Pero papakita ko po sa inyo para na-share ko rin po kung anong lasa niya ngayon. So ito pong itsura niya. Naka-individual pack po ang otap ng bongbong. Ganun din yan kasi shamrock. Very crunchy tsaka flaky. Meron siyang mga sugar sa top. Kaya yun yung nabibigay ng tamis dun sa otap. Try naman po natin itong ano, bread and butter biscocho. And ito po yung tsura niya sa loob. Para po siyang monay na kinat into pieces. Tapos tinose. Crunchy po siya. Very airy and light. Slightly sweet. Hinahanap ko po yung buttery flavor. Malasa rin po yung butter niya. Dito sa piece na kinain ko. Basta po siguro middle. Doon mo mas malalasaan yung butter. Tsaka yung sugar. Mahilig po kami ng butter ko sa ganitong mga crunchy. Tapos ganitong mga biscocho o yung mga malulutong na mga bread. So overall po, dito sa mga natikman ko na mga sweets galing sa Boracay, masasarap naman po siya. Kahit yung unang pinakamasarap is yung ube piaya. Bongbong din po yan, bongbongs. Yun po yung pinakamasarap. Then yung otap, masarap din po siya. Parang ano lang, masarap pa rin para sa akin yung shamrock, pero okay na rin po yun. And ito pong biscotto, okay din siya. So kung mahilig kayo sa mga ganitong mga biscotto, yung matitigas sa mga tinapay, crunchy ng mga tinapay, may enjoy na to. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating video for today. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit that notification bell para ma-update kayo sa mga current videos ko. So until my next video, this has been Lorraine reminding you that God loves you. Bye-bye!